Hello guys, welcome to my channel. Bago ko mag-umpisa, gusto ko po munang sabihin sa inyo, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-likes, at pakipindot na rin po ang notification bell. Hep, huwag niyo muna pong iiwan ang aking channel kasi gusto ko pong i-share to ng napakahalagang bagay, lalo na po sa mga small YouTubers o kauumpisa pa lang sa pagbablog. Huwag nyo pong imimiss to dahil napaka-importante po nito. Gusto ko pong i-share sa inyo dahil alam ko makakatulong to. Pero sa iba siguro, medyo hindi siguro maganda. Pero sa kung titignan nyo po, alam ko na makakabuti po to para sa ating lahat ng mga small vloggers or mga nag-uumpisa pa lang. Guys, alam nyo, pag-usapan natin dito yung hack to hack at sub to sub. Marami yung gumagamit nito. Ako hindi ko po ito ikakaila na ito ay ginamit ko nung una. Kasi, ito kasi ang way or pinakamabilis na paraan kung paano ka dadami. Totoo po yan. Iyan po ang magandang nadudulot ng hack to hack or sub to sub. Pero hindi nyo ba alam mga ka-channel na may masamang idudulot to sa atin? Sa mga hindi pa po nakaka-experience nito at dahil nag-uumpisa pa lang po kayo, mararanasan nyo rin po itong nararanasan ko. Gusto ko lang po kayong bigyan ng tips para po hindi po kayo umabot doon sa point na baka ipasara po kayo ng YouTube. Kasi pag nalaman po ni YouTube na ginagamit nyo to, ipapasara po kayo. Maniwala po kayo. Kasi meron akong isang friend na halos kasabay ko lang na nag-vlog, na-block po yung account niya. Kasi 3 times na po siyang pinadalahan ng notice na parang may pinadala po sa kanya. Hindi ko lang masyadong ano, pero alam ko na parang basta meron yon na sa akin, sa awa naman ng Diyos, 2 times pa lang nang nangyayari. Pag nag-isa pa ako, strike na ako. Ayoko mangyari yon. Kaya gusto ko po ipaalala sa inyo na huwag po tayong umasa sa hug to hug or sub to sub. Magtiwala po tayo sa ating kakayanan. Kung talaga pong may talent kayo sa pagbablog, gamitin po natin ito ng maayos. Sa umpisa po talaga magbe-benefits po kayo. Kasi malaking bagay po na sa easy, sa madaling pamamaraan, ang bilis mag-boom ng inyong bahay. Pero guys, hindi nyo ba napapansin na madami kayong pinuntahan pero halos 1/4 lang ang bumabalik sa iyo? Pansin nyo po ba yan? Real talk. Nangyari po yan sa akin. At alam ko, nangyari din yan sa mga malalaking vloggers. Dahil sa ngayon, hindi talaga walang malalaking channel ang nagrekomenda ng hug to hug or sub to sub. Alam niyo kung bakit? Kasi na-experience din nila to. Dumaan din to sa ganitong pamamaraan. Kaya, aminin man natin o hindi, lahat tayo dumaan. Nung sila ay nag-umpisa hanggang sa kasalukuyan, na hindi pa sila lumalago, ginagamit to. Pero doon sa mga big timer na malalaking channel, hindi na po nila ginagamit to kasi alam nilang masama ito. Iyon ang kagandahan mga ka-channel na ang hug to hug ay mabilis nga na pamamaraan, na pagpapalago. Pero, gaya nga ng sabi ko, hindi po ito 100% na bumabalik sa iyo. Sabi ko nga sa inyo, hindi ba kayo nagtataka? O, ako na po na ko na to, pero alam ko na, real talk tayo, alam ko nangyayari yan sa inyo. Sabihin nyo man o hindi, alam ko nangyayari yan. Na sa dami ng pinuntahan nyo, 1/4 lang ang bumabalik sa inyo. May isang technique yan guys, para hindi kayo magaya sa akin. Na dadating yung time na hindi ka makapag-add kasi too much subscription than your subscriber. Nakadalawa na po ako. At
pag nakatatlo ka na, hindi ko alam, baka may ano na yon. Ibig kasi sabihin nun, guys, wala kang ginawa, kundi pumunta ng pumunta o dumalo ka ng dumalo sa mga bahay, pero hindi ka naman nababalikan. Akala nyo lang bobo si Whitey, pero matalino po yan. Kaya, ang masasabi ko po sa inyo, ako sa ngayon, okay din naman na mag-comment tayo sa ibang YouTubers or ibang channel. As long as hindi nyo po sila, hindi nyo po pipindutin yung subscribe. Pwede kayong pumunta dun sa bahay ng kabilang channel na mag-comment po kayo. Open po naman ang comment. Wala pong masama doon. Mag-comment po kayo about doon sa kanyang videos. Then kung kayo po ay babalikan noon kahit hindi niyo siya sinubscribe, 100% po yun. At take note, huwag niyo pong isusubscribe hanggat hindi niyo nakikita sa Gmail niyo na pumasok po ang kanyang subscribe. Kasi po, gaya nga ng sabi ko sa inyo, baka dumating kayo sa point nang inabot ko na nakakadalawa na po ako, ha, na inabot ko na dumating ako sa point na hindi ko na magbigay sa mga taong loyal yung ibinigay nilang tapat din sa akin, kasi nga hindi ko na sila maiyad dahil bawal na. Ganun po yon. Ngayon, para po maiwasan yon, mag-comment na lang po kayo in a nice way na hindi kayo magsusubscribe. Purihin nyo lang po ang kabilang channel na maganda ang kanyang videos, or sabihin nyo doon sa channel na yon na nagbablog din kayo na sana mapanood mo rin yung vlog ko. Kung talagang gusto ka niyan, magiging tapat siya at suklian mo rin ng katapatan. Doon mo malalaman kung tunay na susubaybayan ka niya at dapat subaybayan mo rin siya. Pero huwag kayong umasa na 100% ng lalagyan mo ng comment ay babalik sa'yo. Pero hindi ka masasaktan kasi hindi mo naman din siya sinubscribe, eh. Ganun po yon. Pero kayo pa rin po ang masusunod kung mananatili kayo sa hug-to-hug or sub-to-sub. Binibigyan ko lang po kayo ng tip para gawin ito. Kasi sa ngayon, guys, ganito na po ang ginagawa ko. Hindi na po ako pumapatol. Pasensya na po, ah, sa mga manunood nito. Lahat po ng magko-comment sa akin ay comment din ang ibibigay ko sa inyo. Pag ang binigay nyo po sa akin ay puso, puso din po ang ibibigay ko. Hindi po ako pwedeng magbigay sa inyo ng higit pa doon sa hindi nyo binigay dahil mai-strike po ako. Tandaan nyo po, guys, gustuhin ko man kayong tulungan, naubos na po yung linya ng tulong ko. Hindi na po ako pwedeng bumalik doon sa tulad ng dati na sige-sige lang. Na sige-sige lang ang bigay dahil gusto kong makatulong. Pero sa ngayon nga po, pag hindi ko po ito ginawa, maaari pong ma-block ang channel ko. Kaya, ibibigay ko po ang nararapat sa nararapat din pong pagbigyan. Wala po tayong samaan ng loob, mga guys. Katulad, itong sinasabi ko sa inyo ay tip po ito o babala sa mga small vloggers na nag-uumpisa, na dumating kayo sa point na ganito, ay tigilan nyo na po. Baka po kasi mamaya, nakaabot ka na sa dalawang, halimbawa, naabot mo na nga yung 1,000, tapos patuloy ka pa rin sa ganyang gawain, maaari pong mablock yan ni Whitey na manghihinayang ka doon sa iyong sa iyong pagod. Aminin man natin, guys, napakahirap ng sitwasyon na ganyan. Yung pagkayari mong pag-ubusan ng panahon na isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, binuno mo yan ng napakahirap. Naranasan ko kasi yan. Yung hug-to-hug na yan at sub-to-sub na yan. Kaya alam kong napakahirap. Napakahirap. Real talk. Lahat tayo nahirapan.
nadalian sa pagbali. Ibig ko sabihin, mabilis na dumami pero namuhunan ka ng hirap dyan. Di po ba, guys? Kaya ang masasabi ko lang, i-improve na lang po natin ang ating mga videos. More videos, magtiis po tayo sa pailan-ilang views o pailang-ilang subscribers na totoo tayong sinusubscribe. Huwag na lang po tayong mainip. Darating din yung time na pag inayos po natin ang paggawa ng video, darating din yung time na lalago din tayo. At isa pa, guys, yung time na inubos natin sa pagsasub or paghahag, mag-isip tayo ng mga content na pwede namang i-upload na malay nyo, yun na yung mag-boom sa inyo. Alam nyo, guys, merong ang mga malalaking channel, nagbo-boom lang sila pag natsambahan nila yung gusto talaga ng tao na panoorin, yung may laman. Ako, guys, nag-iisip ako ng mga bagay na pwede kong gawin at i-upload ko araw-araw. Kung hindi man yun mag-boom or ilan lang ang views, pasasalamatan ko dahil iyon ay totoong nagpunta sa'yo at binigay niya ang buong puso niya at kaluluwa. Hindi puso lang at hindi comment lang. Hindi po yun. Ang comment po, comment lang yun. Pwede mo rin siyang pagka-comment, mag-comment ka din sa kanila. Wala namang mawawala sa atin sa ganun. Kung ifine-friend ka niya sa pamamagitan ng ganun, de-friend mo din siya sa pamamagitan ng comment. Okay lang yun. Pagka kasi po, dumami yung sinubscribes nyo, tapos kukunti ang bumalik sa inyo, nalalaman po yan ni YT. Gaya nga ng sabi ko, ganyan po ang nangyari sa akin ngayon. Kaya pag nag-isa pa ako, baka ma-block na pong tuluyan tong account ko. Sayang naman yung pagod ko. Ang laki na ng pagod ko dito. Kung mawawala lang, di po ba? Kaya nga ako ngayon, nag-iingat na po ako. Hindi na po ako gumagamit ng hug to hug at sub to sub kasi gusto ko na pong ibahin yung tema ng pamamaraan ko dahil alam ko hindi po talaga maganda. Sa mga bago na nagbablog o kauumpisa pa lang, siguro po pag na-reach nyo na yung 500, tigil na, or 1,000, stop na. Mag-umpisa kayo ng mga videos o pag-isipan nyo kung ano yung sa tingin nyo ay mag-boom at doon po tayo mag-focus. Huwag po tayong mag-focus sa mga bagay na hindi po nagpapatatag ng ating channel. Hindi po tayo tatatag sa sub to sub at hug to hug. Alam niyo yun, guys, na lumaki ang channel mo dahil sa ganung pamamaraan. Parang hindi rin masarap kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka minahal ng tao or hindi ka pinuntahan ng tao dahil gusto ka. Di po ba mas masarap sa pakiramdam yung pinuntahan ka ng tao kahit nakakaunti ito pero minahal ka or ginusto ka talaga niya? Di po ba mas masarap yon? Sa paghag-tuhag, wala pong loyalty tayong makukuha. Meron naman din mangilan-ngilan. Pero huwag ka pong umasan, ang 100% ay iyong makakamit sa hag-tuhag po. Mag-isip din po tayo. Hindi, sabi ko nga sa inyo, yung time ko, dumating na ako dito sa end time, na kailangan ko nang ibahin yung paggamit ko or proseso ng aking style ng pagbablog na kung saan itatama ko ito base sa nararapat. Alam kong marami pong magagalit sa akin, pero sabi ko nga sa inyo, kung hindi ko po gagawin to, mabablock po ang channel ko. At ayoko pong mangyari yon dahil sayang ang hirap ko. Kaya kayo po mga ka-channel, mag-isipan nyo na po kung ano po ang gagawin nyo para hindi po kayo matulad sa akin na nakakadalawa na. Pagkat, alam ko kasi pag pangatlo, wala na. So, hindi na po ako maghihintay na maging tatlo to para hindi po mangyari yung iniisip ko. Hindi po kasi natin alam kung baka hanggang pangatlo, wala na. O di sayang naman, di po ba? Ganun po yun, guys. Hindi ko sinasabi sa inyo na huwag niyong gawin.
gawin nyo kung gusto nyo. Gusto nyo yan eh. Kasi sabi ko lang po sa inyo, yung mga epekto nito na hindi maganda sa sub-to-sub or hug-to-hug. Hindi ko po kayo pipigay lang, sarili nyo po yan eh. Binibigyan ko lang kayo ng tips para alam nyo po ang gagawin nyo kung sakali. Sana po nagkaroon kayo ng magandang idea o nakapulot kayo kahit na ganyan kaliit na tips or naibigay ko sa inyo ng maayos ang aking explanation para naman kahit paano maalala nyo ko o na si May o si Maynya ang tinunang vlog ngayon. Nakapulot kami kahit katiting. Ganun po yon. Alam nyo, masarap yung pakiramdam na pupuntahan ka ng loyal na ka-channel mo at sasabihin sa'yo na totoo, yung totoo na walang halong bola, May, nadali mo, ganyan ako. Yung mga ganun, di po ba? Ang sarap sa pakiramdam. Kasi sa hug-to-hug, aminin naman natin, o hindi, real talk, nakikipagbulahan lang. Hindi nyo ba napapansin, guys? Pag ang hug-to-hug or sub-to-sub, may mga pagkakataon dyan na pupunta ka sa channel. Yung iba po ha, hindi ko sinasabing kung maayos po ang gawa nyo, hindi po kayo kasama doon. May iba lang po na gumagawa nito na pag nagko-comment, hindi po nila binabase sa video or yung kanilang comment, basta direkta lang po nilang sasabihin na dito na me, wait kita. Ganun lang. Di po ba? Hindi nyo na-encounter yung ganyang pananalita. Kasi sa akin, ang dami. Akala niya, pumapasok sa akin yon, hindi po pumapasok sa akin yon. Alam nyo, sa 1,140 na naging kong subscriber, alam nyo ba na 170 ang spam doon? Bakit ko po alam? Nalalaman po ang spam. Totoo po yun, nalalaman po yun. Kahit magtanong kayo sa iba, nalalaman po ang spam, nalalaman ang pumapasok na subscriber. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo guys, bago nyo i-subscribe, ang isang nagpunta sa inyo, hintayin nyo muna yung Gmail. Dahil pagka-subscribe sa inyo, dadating din ang email niyan. Hindi po yan nagpapatagal. Kapag kapindot po niyan, dadating na rin mismo yung Gmail na nagpapatunay na sinubscribe ka ng tao na yon. At pag ganun ang ginawa ng subscriber, dalian mo na pong bumalik. Ibigay mo rin sa kanya ang pagmamahal mo kasama ang kaluluwa para maramdaman niya na totoo ka. Di po ba? Ngayon, eto na po, hindi ko na po papatagalin at baka iwan niyo po yung channel ko. Marami pong salamat kung nanood kayo o nakatulong ako sa inyo kahit sa konting pamamaraan. Ako po uli si May Osmeña. Pakipindot lang po uli yung notification bell, subscribe, and like. At sana po, pag nagkita-kita tayo uli sa next vlog ko, andyan pa rin po kayo, handang makinig sa walang kakwenta-kwentang videos ko. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless po!